Hello and welcome back to our channel. At ngayon naman sasagutan natin itong problem about geometry, no? So mathematics ito. At labasin din ito sa board exam. Kanya lang maraming nalilito sa problem na ito despite na simple lang naman siya as long as madrawing mo muna ng ayos. So sige, basahin natin. ABCD is a square with a side of 10 cm. Square PQRS is drawn inside the square ABCD such that trapezoids PQBA, QRCB, SRCD, and PSDA are equal. If the area of the trapezoid is 16 cm squared, find the height of the trapezium. Okay, so basically, pinapahanap sa atin yung height ng trapezoid. At kailangan mo lang naman dito yung concept ng square at concept ng trapezoid. Yung mga area lang nila, di ba? Napakadali lang. Pero para mas maintindihan mo natin, i-drawing muna natin yung problem, ano. So, sabi rito, okay, ayan, drawing ko muna yung square natin. Sabihin natin ito si square A, B, C, D. Nga pala guys, ugaliin nyo na i-drawing yung mga letters or isulat yung mga letters in clockwise, no? Para hindi tayo magkalituhan at uniform yung pagsasagot natin. So, kahit saan problem, i-adapt nyo na yung ganong technique, no? Para mas madali at mas maayos. At meron pa daw isang square sa loob nung malaking square na ABCD, si PQRS. Sabihin natin, dito ko lang sa loob, PQRS. Such that trapezoids PQBA, QRCB, SRDC, SRCD, and PSDA are equal. So magkakaroon daw tayo ng trapezoid na equal dito. Sir, paano mapuform yun? Eto, class, makinig na mabuti. Eto po yun, oh, pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga vertices nila or yung mga point nila sa gilid. Okay? Makakabuo ka po dyan ng equal trapezoid. At sabi rito na bawat trapezoid daw ay merong equal area na 16 cm squared. Again, bakit equal? Kasi parehong square lang naman po yun, no? So, dapat alam na alam nyo na yung mga ganyang concept. So, sabi rito, bawat square daw ay, bawat trapezoid daw ay merong 16 cm squared na area. So, hindi ko nasusulat yung unit, no? Kasi pare-pareho lang naman centimeter yung ating mga units. Pero anyway, sabi rin sa given natin na yung side ng bigger square natin ay 10 cm. So, sa pamagitan ng mga given, paano kaya natin mapapalabas yung hinahanap, which is yung height ng ating trapezoid. Ito po yung hinahanap sa problem. Sabihin natin yan si X. Okay? So, basically, madali lang naman to, no? Kunin muna natin yung area ng bigger trapezoid. Ng bigger square. Kasi meron tayong given na side. So, ano ulit yung formula ng area ng square? So, basically, the area of a square is equals to side squared, which is 10 squared or 100 centimeters squared. Tama po ba? Okay, so what's next? Sabi rito na bawat area ng trapezoid ay 16. So, ibabawas lang natin yun, yung mga area ng trapezoid, so that makukuha natin yung area dito sa gitna ng mas maliit na square. Okay, so sige, gawin natin yon. Area net is equals to 100. Saan po galing yung 100? Ito po yun. Minus 16 times 4. Bakit 16 times 4, sir? Remember, apat po yan yung trapezoid natin at pare-pareho yan na 16. At pag nabawas natin yung area ng malaking square sa mga trapezoid, makukuha natin to. Again, to, maliit na square. So, ano po ba ang kasagutan dito, no? Sige. Kunin natin yung calculator natin at mag-solve tayo. So, again, pwede nyo namang skip or i-fast forward ito kung medyo matagal, ano? At kayo ay nagmamadali sa oras. Pero, sige, try natin. Ayun, 36. So, di ba, basic lang. Kayang-kayang i-mental. Pero calculator nyo na para sigurado. 36 cm squared. Yun daw po yung area nitong square sa gitna. So, what's next?
remember itong hinahanap natin, ah, yung x. At kung ido-drawing natin yan, ganito yung itsura niya, class, no? Ayan. So, sorry, hindi magaling mag-drawing si sir kahit engineering siya. Nayop, maraming nakaka-relate, pero okay, meron na tayong given na 10. Tama po ba? Ito yung 10. Yan yung side na yan. Then, yung hinahanap sa atin ay ito, which is yung x. Pero ano kaya to, guys? Yan, o. Ano kaya yan? So, from the 36 na nakuha natin, kung aalalahanin natin yung concept ng area ng square, di ba? Square lang, madali lang naman siya, eh. S is equals to square root of area. Tama po ba? And our area is 36. So, square root lang natin yan. Makukuha natin yung 6 centimeter. Which is yun po yung value neto, no? Yan. Yan po yung value ng side nung smaller square. And with these given values, or sa mga nakuha nating values, possible na makuha na natin yung hinahanap natin na x. So, babalikan lang natin yung concept or yung formula ng area ng trapezoid. Ano ba yung formula ng area ng trapezoid? Ito lang yun, no? Kung di nyo pa alam, kabisaduhin nyo na kasi mahalagang mahalaga ito. 1 half is equals to, area is equals to 1 half times a plus b times the height. So, ano po ba yung a? Ito yung a, guys, or class, yung pinakataas na base. Then, yung B naman is yung pangalawang base, which is sa baba, yung B. Pwede naman magkabaliktad yan kasi plus naman sila, wala naman problema dun. Pero for practical reasons, no, ganyan mo na lang para mas madali. And then, yung hinahanap natin, which is si X, ito po yung H, or yung height. Okay, so anong susunod natin gagawin dyan? Remember, from our given, 16 po ang area ng isang trapezoid. Ayan, no? Diba? So, kung kukuha tayo ng isang trapezoid, which is magre-represent para sa lahat, sabihin natin yung area is equals to 16, is equals to 1 half, constant lang naman yan. Ano yung a natin? 6 plus 10. And then, yung hinahanap natin na x. Tama po ba, guys? Okay, so kung tutuloy natin, solve for x, madali lang naman yan. Pwede na tayong gumamit ng shift solve. Okay, so sige, input natin. 16 is equals to 0.5 or 1 half, yan lang din yun. 6 plus 10 times alpha x, yan yung hinahanap natin. Okay, so shift solve, daling madali lang yan. Okay, so 2. No? Yun yung nilabas niyang sagot. Which means, tama po ba? 2 centimeter. So, ganun lang naman, no? Napakadali lang naman niya isolve as long as naalala mo kung paano gamitin yung mga formula ng area ng trapezoid at ng square. So, I hope nagkaroon tayo ng more learnings dito at maging much more prepared tayo sa board exam. So, maraming salamat, class. Please subscribe to this channel for more CE tutorial videos. Thank you and God bless.